Oo, medyo shout out for help ng kalaspag natin dyan. Papuntang trabaho, muli, at dito sa pag-alit na kalusa sa Saudi Arabia. Everyday ko ito mga lodi, araw-araw ko itong lalakad. Bakit yung limits? Ayan ko yung malalaking sakyan. Baka hindi po. Tama ba yung ihaw eh. Kailangan mag-miss, kailangan mag-tsaga. Lalaki ng mga bahay dito. Itong bansang Saudi. Part ng Saudi, Riyadh, Buraida, Alkasim po ako guys. Actually guys, nagbakasyon ako ng 2020 February and March. Kabalik na sana ko March 15. Then, nag-declare ng lockdown. Kaya natingga ako sa atin dyan sa Pinas. 10 months. 10 months pa ako na ipagsapalaran dyan magtatrabaho. Nag-home service ako. Sa mga customer ko ng sakyan. Nagbilinis ng bahay, home service photo detailing, home service sa painting na kakabit ng mga vinyl, nag-assistan ng electrical plumbing, yan, naging trabaho ko yan. Then, mas the photos, trabaho ko ako sa Port Alabang, but not 1 week din ako nagtrabaho sa Ford Alabang for training. So, part ko ako ng auto detailing. Sama na po din yung undercoating, pagbilis ng sakyan, refresh ng mga sakyan sa loob, backlash ng kuhan. Lahat po sa Ford Alabang trabaho mo ako dyan. Then, nalaman na nila ako nalipat na kasi ako sa Laguna. Sa Laguna na po ako tumira. Yung lalaki ng mga bahay, napakalawak. Yun nga po, tuloy ko yung kinukwenta ko sa inyo. Dapat po, September 29, balik po ako ng Saudi. Parang nag-decide ako, sabi ko, di mo na ako babalik dito. Hindi na ako makasinong trabaho na rin ako, kumikita kahit paano. Pero kulang pa rin talaga. Tamak nyo guys, binabike po ng aking racer. Yung road bike po. From Kalamba, Kabuyao, to Makati, every 2 days. Balikan ko yan. Trabaho sa Alabang, puro araw-araw kayong binabike. 1.5 hours na tinatakbo. Mabilis na yun. Talagang pagod talaga guys, pagod talaga. Nabutan ako ng ulan minsan, basang-basa, pagod. Minsan pagdating mo sa bahay, hindi mo sa bampak na ramda. Pinuminom mo ko na lang ng gamot. Kung saan, inyong buko ng gin eh. Hindi ko, hindi. Ngayon, September 29, dapat alis ko na. First batch kami, pero di ako nag-decide na nung babalik. Parang hirap, nag-isip. Sabi ko, balik na lang kaya ako. Kinawas pa ako ng misis ko, bilas ko, na balik na lang kasi may kulaw sa yung bahay na. Bahay kasi wala pa akong bahay. Ang upahan pa ako guys, yung upahan pa lang ako. Sabi ko, tapos may nakuha akong bahay, kulang pa akong 50k. Sabi ko, balik na lang ako para maging akin na to. November 16. Ayun, second batch nag. Sabar. Nag-message na ako sa boss ko, sir. Pakitulungan ako, babalik ko. Para po matulungan ko yung bahay. Para hindi na ako mahirapan. Bukay ito ganito. Ayun guys, nakabalik ko sa awan ng Diyos. Kabayaran ko yung bahay. Yung mga utang ko. Purtahan ko yung pamilya ko kahit paano. Andiyan. Hanggang ngayon. And nasipan ko na rin magba-vlog. Sa Pinas dapat meron na pa ako, nagba-vlog na pa ako dito. Kasi hindi ko lang in-upload. Kasi mahirap yung signal. Ngayon lang po guys, andito na ako sa trabaho ko. Ayun na po guys. Ilang minutes na yung bahay yung video ko. Kwentong kung buhay ko yung vlog guys, dito yung naranasan namin. Pero lumalaban pa rin.
At marami kaming na-encounter yung mga customer na sira ulo, nahunawa, hindi pa rin kami nagpapadaw sa kanya. At trabaho namin yan, at tayo Pinoy. Kaya sabi, tayo Pinoy, tayo lumalaban tayo, pasang sa tama tayo. Okay, please. Guys, ito na lang ako guys. And sana napakasig yung video ko sa iba. Napanood nyo about my life, trabaho dito. And God bless guys. Keep watching guys. Thank you. Hi guys, nandito naman ako sa trabaho. Nasa loob po ako ng aming warehouse. Sa bodega po namin guys po. Tawisan. Woo! Guys. Napakainit. Pawisan. Mega shoutout po sa inyo lahat dyan.